Hi guys, magandang araw sa lahat. Welcome back to my channel. And today guys, may i-share lang ako konti yung sa sasakyan na yung ilagay sa cigarette socket na gawing mga USB, may USB port. Sa case ko itong bago tayo magpatuloy guys, sa mga subscriber ko dyan, isensya na kayo, ibang content na naman ito, hindi naman sounds, pero related pa rin siya guys, mga DIY electronics. So magpatuloy tayo guys. Sa case ko, yung cigarette socket ay output niya is walang USB port. Ito, walang USB port, ganito lang siya. So ito 5 volts supply ng dashcam. So wala na tayong ibang port na kukuhanan pag mag-charge tayo ng cellphone ganyan. So ginawa ko, bumili ako ng bago. Ito 'yon. May USB port, dalawa output niya, output 'to. Then may wire din sa charger din 'to. So pag isalpa ko 'to, walang ito 'yung supply ng dashcam. Hindi na 'to magamit. So gagawin ko is itong socket na cigarette socket na ang isa lang ang 'yung output at walang USB port, i-convert ko 'to. Puputulin ko tapos mag-ano lang ako. Ikabit ko 'yung pwede ma-install dito at pwede mag gamitan ng USB ano lang, USB socket. So instead bumili ako ng converter na from USB socket, cigarette socket to USB. Puputulin ko na lang 'to. Tapos magkabit lang ako ng USB port para ma gamit dito. So balik tayo guys, pakita ko paano 'to buksan at saka putulin. Paano ko ikabit ang USB port, USB yan, mail socket dito. Okay guys, balik tayo pag makabit ko na. Ito na guys, pinutol ko yung socket ng cigarette lighter na to adapter. So buksan natin to guys para malaman natin yung wire niya at ikabit natin dito. So pagbukas nito guys is ganito lang. Natanggalin muna natin to. Tapos to. Tapos yung sticker. So ito na. Buksan natin siguro to. Na. And guys, fuse pala yung dito. Fuse. Parang safe na safe siya. So ito yung laman ng guys, sa cigarette yung itusok natin sa cigarette lighter na port. Ito lang yung laman niya. So ang importante, kita natin may positive at negative lang dahil ang output nito is 5 volts. So ito yung sa input niya is 12, nakalagay dito 12 to 24 volts dito. 12 to 24 volts input, output is 5 volts, 1 ampere, 1000 milliampere. So yung kadugtong nito guys is nandun sa kotse. So positive negative lang yon. So paano natin i-connect? So sa USB is apat yon, di ba? No focus. So apat din na wire. So ang gagamitin natin dyan is ito lang, black at saka red. Itong dalawa wala na tong use, wala na tong gamit. Putulin natin to dahil gamit lang ito sa yung data plus at sa data minus. So dito sa port, ito yung
sa negative ground at saka sa right side is yung positive. Apat yan eh. Yung dalawa is data plus data minus. So kahit istira natin guys, makita din. Connection niya guys. Makita din. So negative. Continuity lang ang tinignan natin kung tama ba talaga yung assumption natin. So negative, black. Yan guys. Tutunog black siya eh. Black. Yan. Continue siya. Meaning connected siya. Sa iba wala. Ito lang. Yung red na naman. Positive. Yan. Sa right side. Yung tatlo wala. Right side. Itong white nasa ilalim. Facing siya. Yung positive niya is ito. Right side. Yan, positive. So, sure na tayo guys na itong right side is positive. Ang ito sa left side is negative. So, ito lang yung gagamitin natin. Dalawa lang. Para gagana na yung dashcam natin. Dahil ito yung supply. Wala na tayong paglagyan nito. So, pinutol natin yung ilugtong natin to. Dahil may nabili akong ganito na ano, dalawang output USB pwedeng ma-charge. Pwede. So guys, babalik tayo. Ikabit natin to. Isulda talaga para ano, walang loss connection. Okay? Ito na guys, nasulda na natin. Ito na yung kalabasan. Ito yung original wire na sa ano, yung unang dito, adapter. So, sinulda ko lang. Bukan nga natin. Yan, power on siya. So, okay na guys, gumana na siya, okay na siya. Gamit lang siya, hindi na ako bumili ng adapter. So, sa mga baguhan dyan, sa hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe my channel and have a nice day. Bye-bye. God bless.